Kabilang naman sa mga naghain ng kandidatura ngayong araw para maging kinatawan ng party list ang dalawang dating miyembro ng gabinete ni Pangulong Duterte. Live mula sa Quezon City, my report, si Victoria Tulad. Victoria? Jessica, sa day 3 ng COC filing, 40 iba pang party lists ang naghain ng kanilang kandidatura. Samantala, halos mapuno naman yung labas ng COMELEC sa dami ng mga supporter. Maingay at makulay ang labas ng COMELEC sa pagdating ng mga party list group na sasabak sa eleksyon 2019. Kabilang sa mga dumating, ang nagbitiw na Assistant Secretary ng PCOO na si Moca Uson. Nag-file siya ng Certificate of Acceptance of Nomination bilang kinatawan ng AA Kasosyo Party List. Dati nang nadawid sa PDAFSCAM ang AA Kasosyo Party List nang ilipat di umano ng kinatawan nito na si Representative na Sir Pangandaman ang kanilang PDAF sa bogus na NGO ni Janet Lim Napoles. Itinanggi ito ng party list group. Kami ho ay hindi ho aware kami sa sinasabi po ng inyong group. Lahat naman tainted, oo. E, iba nga dyan, mga komunista, di ba? Mga terrorist sympathizers. Kaya nga ako nandito para po bulabugin yung Kongreso. Ang nag-resign naman na presidential spokesperson na si Harry Roque, tatakbo bilang kinatawan ng Luntian Pilipinas party list. Ayon kay Roque, mismong si Pangulong Duterte raw ang nagpayo sa kanyang bumalik sa kamera. Isa rin daw sa mga basihan ng kanyang desisyon ang hindi pagpabor sa kanya ng mga survey. My problem too was we had 3 consecutive surveys and only the awareness was increasing, not the conversion. So it was really a hard reality to accept that perhaps we need to do more to convince the people that we are worthy for the Senate. Ngayong araw din naghain ng kandidatura ang Bayan Muna Party List na kabilang sa makabayan block sa Kamara na kamakailan ay pinapa-expel ni Davao City Mayor Sara Duterte dahil ginagawa raw gatasan ng mga anyay terorista ang party list system. Ang gusto lang na matanggal ang makabayan block ay yung nakikinabang sa bulok na sistema na umiiral sa ating bayan ngayon. Ang nakikinabang sa malawakang korupsyon sa ating bayan ngayon. Ang nakikinabang sa maraming patayan sa ating bayan sa ngayon. Naghain din ang kandidatura ang Magdalo Party List at Akbayan Party List. Sa pagtatapos ng filing ngayong araw, 40 party list ang naghain ng kandidatura. Kabilang dyan ang Isog Davao Incorporated, TGP, Ako, RAM, One Apto, Global, Marino, FICTAP, ALP, YAKAP, ALIF, A Teacher, ABS, AWIC, Manggagawa, Banat, Kalinga, One Care, Abamin, Ito Ang Tama, Liga ng Mag-uuma at Simpil. Nag-file rin ang Acts OFW, Anupa, Append, Kusog Tausug, Alay Buhay, ang NARS, Barkadahan, AMEPA OFW Access Center Incorporated, One Pacman, Acts CIS, Murang Kuryente, Tapang Isip, Co-op Campi at KGB. Sa Republic Act 7941 o ang Party List System Act, nakasaad na layo nitong bigyan ng boses ang mga nasa marginalized at underrepresented sector, organization at party na bagaman walang political constituency ay mayroong maitutulong sa pagpasa ng batas na makakatulong sa bansa. At ang dapat, kabilang sila sa isa sa mga sektor na nakasaad sa batas. Pero paano nga ba ito matitiyak ng COMELEC? Yung party list organization, yun ang nag-a-apply sa COMELEC. No? So titingnan natin yung kanilang mga sinasubmit na requirements and on the basis of that and law, sabi natin kung qualify sila o hindi. Jessica, sapat naman daw yung bilang ng mga pulis na nakadeploy doon sa COMELEC kahit pa nga dumami yung supporters at yung mga kandidato. Ayon sa Manila Police District, masasabing normal at maayos pa yung sitwasyon doon. Jessica? Mm-hmm. Victoria, alam ko meron ng ilang mga study no, tungkol sa party list organizations na naabuso ito. Kasi pag ititrace mo daw, isa sa mga finding, pag ititrace mo kung sino mga nasa likod nito, mga politiko rin na gusto lang umepal sa Kongreso, yung mga hindi na pwedeng tumakbo, mas gusto nilang mag-party list, sila rin yung nagtatayo ng mga party list organizations. At isa sa mga hindi maitatanggi na masyadong obvious no, na strategy nitong mga party list, napansin mo ang daming letter A? Kasi nga diba, pagka nasa balota yan, lamang yung mga letter A. So halos napakarami, halos lahat yata dati, no? Puro letter A yung umpisa nung kanilang mga pangalan ng mga party list organization nila. Ang tanong ngayon, eto na naman tayo, who will police itong mga party list groups na ito? Tatakbo na naman sila, no? Kasi pag nandiyan na sa Kongreso, paano ba? Sino bang who will check against abuse nitong mga party list?
meron bang kapangyarihan ang COMELEC para gawin yan? Siguro, will they weed out yung mga talaga namang kaduda-duda na party list pa ba yan? Kay marginalized sector o hindi yung kanilang nire-represent, Victoria? Jessica, sa pagtatapos ng filing ng COC sa Wednesday, October 17, in the coming days and weeks, ay i-weed out nga ng COMELEC itong listahan ng mga nag-apply for party list representation. Ang gagawin nila, maaring moto proprio, sila na mismo yung magtatanggal o yung magpa-file ng kaso para matanggal itong mga hindi kwalipikado. Maaari rin naman na may mag-submit ng mga disqualification cases at kabilang doon sa mga grounds for disqualification, halimbawa ay kung religious group yung isang party list, kung meron silang mga advocacy, so ina-advocate nila yung mga unlawful and unlawful means and violence, pati na yung kung sila ay funded by a foreign entity or kung sila ay foreign group at kung meron din silang mali or intentional na pagsisinungaling na ginawa doon sa kanilang form. So maraming grounds na titingnan iyong COMELEC, Jessica, bago maisama doon sa balota itong mga party lists na ito. At doon sa isang sinabi mo na merong mga party lists na ang ginagawa, letter A, yung start ng kanilang grupo o kaya naglalagay sila ng number 1. Ang ginagawa naman ng COMELEC dyan ay nagpaparaffle na lamang sila. Maaring gawin ito sa Desyembre o sa mga susunod na buwan. Kaya kahit na number 1 yung simula noong iyong party list o letter A ay hindi ito nangangahulugan na ikaw na yung manguna sa balota. Dahil ang thinking na ilang party list groups kapag ikaw yung nasa unahan ay ikaw na yung pipiliin ng mga boboto. Ang for fairness, ang ginawa nga ng COMELEC ay raffle yung kanilang sistema para rumble-rumble kumbaga itong magiging listahan. At ang gagawin na lamang ng mga botante ay kailangan pag-aralan nilang mabuti kung nasaan o kung ano yung number nung party list na kanilang iboboto. At doon naman, Jessica, sa punto mo na meron nga nakapagtataka na sila yung party list representative pero parang hindi naman sila galing doon sa marginalized group na yon. Kaya nga sabi rin ng pamahalaan ay dapat talagang maging matalinong botante tayo. Suriin natin mabuti kung talagang nire-represent ba nung isang kakandidato yung mga causes nung mga party lists na yon. Jessica. Maraming salamat sa iyo, Victoria Tulad.